Samantala, sa ilan pa nating mga balita, nagsampa na ng kasong NBI, National Bureau of Investigation, Environmental Crime Division kahapon ng kaso sa DOJ. Ang kasong kriminal ay laban sa may 35 individual kaugnay sa paglubog ng tanker na MT Princess Empress na naging sanhi ng napakalaking oil spill sa Oriental Mindoro at bahagi ng lalawigan ng Batangas. Nakaharap sa multiple counts of falsification by a private individual at multiple uses of falsified documents sa ilalim ng Revised Penal Code ang 7 incorporators at directors ng RDC Rail Marine Services Incorporated. May kaso rin ang 6 na crew members ng MT Princess Empress at 19 na miyembro ng Philippine Coast Guard dahil nag-issue ng authenticated Certificate of Public Convenience with no original exist. Ang multiple counts ng falsification of public or official documents ay isinampa rin laban sa 2 direktor sa Region 5 at head ng Marina Shipyard sa Region 5, 2 company officials at RDC Rail Marine Services Incorporated. 2 RDC Rail officials ang nakaharap din sa kasong perjury. Samantala, si Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz ang tumatayo bilang complainant sa nasabing kaso. Ang bayan ng Pola ang itinuturing na pinakang matindi ang pinsalang inabot mula naman sa oil spill. Ang paglubog ng oil tanker noong Pebrero ay umabot ang epekto ng oil spill ng 75 kilometers sa coastline. Batay sa pinakahuling report ng Office of Civil Defense, 66.4 kilometers naman ang affected coastline ang ginawa na ng paglilinis pero may natira pa rin na pakalat-kalat na mga langis. Mahigit 42,000 na pamilya sa lalawigan ng Oriental Mindoro, Palawan, Antique at Batangas ang naapektuhan din na sinasabing nabigyan ng kahit paano ay konting assistance.